Kung mahinang nilalang ka, sabi nga, if you hate the fire, get out of the kitchen. Sabi nga, may ganyan tayo sa English, di ba? Sa Tagalog, kung ikaw ay pikon, mag-Netflix ka na lang. Huwag ka nang magagaganyan. Kung hindi mo kaya yung banatan sa social media, mag-Netflix ka na lang. Baka maging presidente ka pa. Hindi, try mo lang. Manood ka lang ng Korean drama, doon ka na lang, umiyak-iyak ka doon. Ganun-ganun ka na lang. Di ba? Kung hindi mo kaya, ha? Pulmo, pare-pares kayo ng kababaan ng level. Kain ang kain sa Senado. Kahit public hearing. Yun ba naman? Trabaho ba ng isang senador? Lumamon ng lumamon sa harap ng public hearing? Trabaho niyang umatend. Kahit lunchtime, trabaho niyang umatend. Kaya siya umatend. Dapat magtanong ka o mag-participate ka sa hearing. Yun ang issue dun eh. Pinagtatanggol mo pa yung ganong klaseng kababang senador? Ganong klaseng kababang galawan? Ayan, di ba? Ayan! Hindi ako nagagalit. Confident pa siya? Ayan! Pero hindi nakakatuwa yung ginagawa mo. Yan na. Tinatanong ko, bakla ka ba? Bakla ka ba? Banatbay? Banatbay? Yung galaw mo, galaw ng bakla eh. Pasintabi na. Pero marami akong kilalang bakla, tahimik, mga Ginoo, professional na maraming bakla. Pero ikaw, kung hindi ka mang bakla, silahis ka siguro. Kasi yung galaw mo, pati lips ng may lips, Bakit parang meron ako nararamdaman na meron siyang bad experience sa bakla? Parang gigil na gigil siya sa bakla, ano? Hindi, kasi, eto ah, kahit hindi niya sinasabi, yung attack niya sa akin is bakla ka ba? Magigets nyo? Para mag-counter-attack siya sa sinasabi ko, sinabihan niya ako ng bakla. So parang sinasabi mo, pangit ang maging bakla. Kaya yun ang ginamit mo sa akin. Tama po ba? Ako nagtatanong lang, Mike Abe. Kasi halimbawa, halimbawa lang ha. Ian Abe, masyado siyang attached sa lips niya. Pansin ko lang. Pinagtanggol niya sobra yung lips niya, no? Ian Abe. Hindi, ito. Halimbawa, kumari nag-away kami ni Jay. Kumari si Jay, nag-away kami. Sabihin ko sa kanya, ang taba mo! Kasi medyo hindi nga naman compliment yung mataba siya. Hindi, ang pangit nung... Sorry, ang pangit ng example ko. Offending yun, offending. May dalawa pala tayong kasamang malaki. Mali. Sorry. Mali. Kunwari lang sinabi ko kay Jay Guevara, ang pangit mo! Ibig sabihin, ina-atake ko siya, di ba? Yung pangit, yung salitang pangit, ibig sabihin, atake yon. Tama, mali. Di ba? So, yung sinasabi mo sa akin, bakla ka ba? Bakla ka? Mamalamang silais ka. Ibig sabihin, ina-atake mo ako through the word bakla. Tama, mali. Kailan pa naging attack or weakness ang pagiging bakla? Kailan pa naging negative ang salitang bakla? Alam mo, Mike Abe, sa mga katulad mo, kaya nagagalit yung mga LGBTQ. It's okay to call a person bakla, but not to use it to demean a person. You're demeaning me, or in yung argument mo, binabanatan mo ako by using the word bakla ako. Tama, mali. Am I correct? Meron po ba tayong matalino dyan? Di ba? At kailan naging matinding argumento ang bakla? Yun na nga eh. Yun na nga ang punto dun eh. O di ko na, mas tama ka, Jiggy ba? Di ba? Kailan naging argumento ang salitang bakla? Di ba? Tuloy. Nakikialaman mo. Di ba? Ano yun? Ano yun? Dapat kasi sa social media ang dating ay yung sandali, ano yun dahil sa social media? Ano daw yun? Sorry ha, medyo nalito ko eh. Ano sabi niya? Dahil sa social media? Hindi ko naintindihan. Sorry. Social media. Ah, okay, social na media. Okay. Sorry, hindi ko masyado naintindihan eh. Na ano ako dun eh. Medyo umiinom kasi ako ng kape. Huh?
pakikinabangan ng tao ang mga topic at pinag-uusapan. Hindi personal. Pero itong pinaggagawa, yung grupo nyo. Oh. O ano ba klase? Inukulit ko. Oh. Tinatanong kita, chinachallenge kita, anong napatunayan mo? Sa tagal mo na, halos dekada ka na nagbablog. Diba? Matagal ka ng vlogger. Napatunayan ko, may prinsipyo ang Banateros. Hindi kami sakay sa uso. Hindi kami sakay sa agos. Wala kaming pakialam sa views. We would tell the truth whether it's hurting ito sa atin o hindi. Yun ang totoo. Yun ang napatunayan ng Banateros. Ikaw, ano napatunayan mo? Nabakla ako? Yun ba yung napatunayan mo? Sa social media? Ha? O ano nangyari? Lahat ba ang mga sinamahan mo ba nagtagumpay? Eh ngayon, ang lahat ng sinasamahan mo, katakot-takot ang mga kaso eh. Paulit-ulit? Ito mo yung mga Duterte, patong-patong na mga kaso. Sige, Bulo, hindi na nga malama kung pa... Sabi ni Diego Latigo, napatunayan namin na mababaw ka, Mike Abe. Sabi ng mga, ano yun, mga Banateros yun. Ano? Di ba? Ang dami ng kaso at ano, at wanted na nga, sabi. Nang or puganti na, sabi ng pamahalaan. Di ba? Di ba? Wala naman eh. Ha? So again, ngayon lang ako pumatol at bumaba ang level sa katulad mo dahil sobra na yung ginagawa mo. Ayan na. Taon na. Ako. Noong before election, during election, until now, 2024. Ayan na. Pinipersonal mo ako. Banat-bay. Banat-bay. Tinatanong kita, bakla ka ba? Ulit-ulit ko. Kung bakla ka, wala akong pakialam sa'yo. Diba? Anong meron at bakit gigil na gigil ka sa mga video ko? Dati inuungul-ungulan mo lang. Ngayon, pati yung lips ko, pinakikialaman mo na. Diba? Anong inuungul-ungulan? Inuungul-ungulan ko daw. Hindi ungol yun. Ganun ka ba umungol? Ngayon, dati kasi, di ba, pinupuna ko yun, yung Hindi ungol yun. Kailan pa naging ungol yun? Mike Labe, yun, ungol ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang ako, ha? Ungol ba yun? Ganun ba, ganun ka ba umungol? Diba, hindi naman ungol yun? Kailan ba naging ungol yun? Kinagaya mo at binabastos mo ako sa harap ng mga followers mo. Eh lahat naman ng mga followers mo at sa mga viewers mo, mabababa rin katulad mo. Mababaw din na katulad mo. Huwag mo akong siraan. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Banat bay. Sorry po. Nakakabwisit ng ganyang mga tao. Trabaho, trabaho lang. Pero pag bastusan at personalan, hindi kita urungan. Ayun. Tandaan mo yan, banat bay. Ito, matindi to. Ito. June Flores! Ay, marami salamat. June Flores, tandaan mo to. Hindi kita urungan. Gago! Hindi kita urungan. Pwede, no? Pwede. Pwede to maging politiko. Pwede. Grabe. Alam mo, after kong panoorin to, grabe tawa ko talaga. Sabi ko, iba level. Ay nako, iyan nabi. Boss, ano to? Pansinin mo yung 8-minute video niya. Ay oo nga, eksaktong 8 minutes. Kaya sinabi niya, Barat Bahi, hindi kita urungan. 8 minutes na, sabi niya. 8 minutes na, kaya ending ko na to. 8 minutes ka, oh. Ang galing mo talaga, iyan, nabi, oh. Sakto, eh, no. No, ayos ba? Ha? Batang kiapo lang ang pig. Dapat, sir, drama sound effect habang oo nga, eh. Wala nga akong drama sound effect dito, eh. Ay, grabe. Wala akong drama sound effect, eh. Next time. Pero gusto kong gawing yun, sound effect yun. Banat bay! Hindi kita uurungan. Talay. Pero pag bastusan at personalan, hindi kita uurungan. Tandaan mo yan, Banat Bay.
Tesi, taka ako, salamat. Banat bay. Hindi kita urungan. Pwede pang pelikula, no? Di ba? Saktong 8 minutes eh. Ang title ng pelikula, Walang Urungan. Mike Abbey naman, relax ka lang. Inom ka ng ano, ng calci block. Na high blood ka kagad, ng aga-aga. Delikado yan sa puso. Ano na talaga? Parang si Cardo Dalisay lang. Inaalala niyo yung ganun-ganun ni Cardo Dalisay noon. Ganun-ganun eh. Nung panahon ng ABS-CBN. This time naman, banat bahay. Hindi kita urungan. Grabe. Hi, Papa. Kakauwi lang. Sino naman yung... May Jay Guevara. May papapapapapa. Ano yan, ha? Title, 8-Minute Man. Grabe, grabe. Baka magsumbong sa nanay niya yung boss. Grabe naman kayo. Ha? Bigyan ka, kaya candy at baka tumahan din. Huwag naman ganun, huwag ganun. Huwag ganun, huwag ganun. Alam nyo, maawa na lang kayo, sabi nga ni Mocha Osod. Sabi ni Mocha Osod. Sabi sa akin ni Mocha Osod, huwag mo nang patulan yan. Baka mamaya atakihin pa yan. Sabi ni Mocha Osod sa akin. Grabe, no, sabi ko. Ibang level to si ano, Mike Labe. Alam mo, isa lang mensahe ko sa iyo, Mike, ano, Mike Abe. Isa lang mensahe ko sa iyo, huwag kang pikon, huwag kang pikon. Ano, halata tuloy, halata. Pagka, alam mo, tanda mo sa social media, sabi nga nila, sa social media, pikon talo. Ha? Sa social media. Pag ikaw pikon, talagang talo ka. Eh, sabihin nun, pag pikon ka, mahina ka nila lang. Eh, huwag kang pikon. Ano ka sa social media? No? Kaya easy ka lang. Life is just a matter of understanding in a situation of the regulation. Di ba? Huwag kang pikon. Totoo yan, totoo yan. Huwag kang pikon. Sayang, sayang, sayang. Kasi... Bira, simpleng bagay, mapipikong ka kagad. Nasayang naman yung dekada-dekada mong pagiging isang malupit na media at broadcaster. Ay, grabe naman kayo. Ito, magandang title to. Isang labik. Gago! Grabe naman yung title mo. Isang labik ka lang. Ang gago nyo rin, ano? Ang gago rin nyo rin talaga, ano? Diba? Gago! Oh. Pagandahan nga kayo ng title sa pelikula ni Mike Labe. Double standard si Abe. Bakit double standard? Kasi nga, ang lakas niya bumanat, pero pag siyang binanatan, naiyak. Tama, mali. Coming soon, hindi kita uurungan. Ayan, pwede. Hindi kita uurungan. Sir, sa kala ko, ano, ibabato niya yung mic niya. Kung meron siyang mic, malamang naibato niya na yon. Gago! Gusto niyo masyadong pikunin, mamaya mag-ala trillanes yan. Sige kayo. Labi ko yan. Ayun. Ano yan? Biba Max. Gago! Ang Biba Max yan eh. Wag ganun. Hindi maganda yan. Labian for 8 minutes. Grabe naman. Gago! Labi o bawi? Gago! Grabe naman kayo. P.S. I love you. Gago! Wag ganon. Grabe kayo, manlait. Wag naman ganon. Hindi tama yung ginagawa nyo, ha? Hindi na ako natutuwa dyan. Laban o labi, ha? Gago! Grabe, oh. Belat for sale, oh. Sa huling pang, ano, pang lalabi. Gago! La Berbi. Gago! Grabe yung mga suggestion nyo, ha? La Vida Loca. Gago! La Vida Loca.
Labing labi. Oy, grabe. Angelina, ano to? Angelina Labi. Gago! Labi ng dilim. Gago! Kagat ng labi. Gago! Ang lupit nyo. Huwag kayong ganyan. Nasama. Tama na. Sama na ugali nyo eh. Tama na yan. Hindi maganda. Masyado. Masyado na kayo na may emersyonal. Gago! Huwag masyado na kayo na may emersyonal, ha? Masyado na kayong na may emersyonal, ha? Okay, okay. Huwag kayong masyadong ano. That's not nice. That's not nice. Sandali lang, ha? Wait lang, ha? Ito.